Pasabog ang rigudon kasunod ng substitution o pagpapalit ng mga kumakandidato sa National Post. Inumpisahan ito ni Mayor Sara Duterte na tatakbusan ng alkalde sa ilalim ng hugpong ng pagbabago pero biglang pinalitan ang kandidato sa pagka-vice-presidente ng lakas CMD na si Lyle Uy. Agad nagpahayag ang kampo ni presidential aspirant Bongbong Marcos na ia-adapt nila si Sara bilang katandem. Umatras naman sa laban si Senator Bato de la Rosa habang aakyat sa presidential bid si Senator Bongo mula sa kanyang VP bid. Pero sa ilalim ng federalismo ng dugong dakilang samahan kapalit si Grepor Belhica. Habang si Presidente Duterte ay posible naman tumakbo sa pagka-vice-presidente base sa pahayag ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar. Yung anak ko nag-file ba? Monday na lang ako. Sa Monday, babalik si Presidente dito sa COMELEC para magpa-file. Sa statement na ipinalabas ng PDP laban Cusi Wing, inamin nila na ang hindi pa rin nareresolbang issue ng PDP laban leadership ang nagtulak kay Go para tumakbo sa mas maliit na partido. Para sa political analyst na si Professor Edmund Tayaw, unusual o kakaiba ang nangyayari ngayon sa halalan. Magkakaibang partido pero may parehong kandidato sa pagka-presidente o kaya na may vice-presidente. Whatever is left of the democratic processes na i-erode kasi nga bawat personalidad merong ambisyon. Ganun din wala kang ulang kabigyan dyan. No, hindi magkaroon ng common candidate ang opposition. Ngayon nakikita natin sa administration yung away na yan. Sa panayam ng teleradyo, sinabi naman ng COMELEC kahit pa mag-showdown ang mag-amang Duterte sa vice presidential race, walang problema dito. Wala naman pong problema dahil pre-printed naman po yung mga balota natin. So makikita mo doon kung sinong Duterte yan. Ano? Meron kang isang Sara Duterte, meron kang isang Rodrigo Duterte. Hindi naman siguro magkakost ng confusion yan because number one, the first names are there. And number two, they'll be in the same column. Pero again, I don't think there'll be any confusion. Sa Facebook page naman ni Mayor Sara, ipinaliwanag niya na kaya siya tumakbo sa pagka-vice-presidente ay upang pagbigyan ng kanyang mga taga-suporta. Kasagutan niya ito sa hiling ng mga taga-suporta na magsilbi sa bayan at maging mas matatag na tao at public servant. I have thousands of supporters who cried last October 8, and I cannot find it in my heart to make them cry again on November 15. After the deadline, the offer to run for vice president became an opportunity to meet you halfway. It's a path that would allow me to heed your call to serve our country and make me a stronger person and public servant in the years that lie ahead. Nakiusap din siya sa kanyang supporters na maging kalmado. Hayaan niya ang PDP na resolbahin ang kanilang problema, lalo't politika lang niya ito na mawawalan din ng saysay sa susunod na 5 taon. Sinabi naman ng COMELEC, ang withdrawal substitution ay only o walang limit basta pasok sa itinakdang petsa. Pero maaaring higpitan ng kaunti ang batas. Dapat siguro lagyan ng konting regulasyon. No? Lagyan ng konting mga pagbabawal. Kasi ngayon masyadong bukas yung proseso eh. Samantala, handa na ang COMELEC bukas para sa huling araw ng substitution. Robert Mano, ABS-CBN News.